زكريا يحيى عيسى والآخر الخاتم الأنبياء محمد المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, mga masugid na taga-subaybay ng ating mga programa, mga kwento ng mga propeta sa Islam. At unang-una po ay magpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga biyaya sa atin, lalong-lalo na tayo ay nasa loob ng buwan, mabiyayang buwan ng Ramadan. At alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito ay nagkakaloob o ipagkakaloob sa atin ang kanyang mga kapatawaran at ang kanyang mga malalaking biyaya sa atin. Kaya't pagpapatuloy natin mga kapatid ang ating kwentuhan o ating talakayan patungkol sa mga kwento ng propeta. At sa mga naunang serye ng ating programa, naikwento natin ang kwento ng buhay ni Propeta Adam alayhi salam at ang kwento ng kanyang anak o kanyang mga anak na si Habil at Kabil. At ngayon, ating itong ipagpapatuloy ang panibagong kwento patungkol kay Propeta Idris alayhi salam. فإنه لما اقترب أجل أبينا آدم عليه السلام وأوشك على الموت جاء بابنه شيث وعلمه علما كثيرا ثم مات آدم عليه السلام. Nang malapit na yumao, malapit nang yumao si Propeta Adam alayhi salam, kanyang ipinatawag ang isa sa kanyang mga anak na tinawag na Shayth. Pangalan ang kanyang pangalan ay Shayth. At itinuro, ipinasa ni Adam alayhi salam sa kanyang anak na si Shayth ang mga katuruan. Tinuro ni Adam sa kanya ang napakaraming turo. At sa kalaunan ay, pagkatapos nun, yumauna si Propeta Adam alayhi salam. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى شَيْثْ خَمْسِينَ صَحِيفَةً فِيهَا تَعَالِيمٌ لَهُ تَعَالِيمُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ يَدْعُوهُمْ فِيهَا لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ. At si Shayth ay nabiyayaan, pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging propeta. At dahil doon, siya ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 50 aklat na naglalaman ng katuruan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, katuruan upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ipagbawal sa mga tao ang paggawa ng anumang bagay na labag sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, siya ay propeta at pinagkalooban ng mga aklat, 50 mga aklat. وَعَاشَ ثَيْثْ وَسْطَ أَوْلَادِهِ وَعَلِّمْهُ الْإِيمَانِ فَلَمَّا أَوْشَكَ عَلَى الْمَوْتِ وَاقْتَرَبَ مُعِيدُ وَفَاتِهِ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ أَنُوشِ. At hindi rin nagtagal sa kanyang pamumuhay ni Shayth, anak ni Adam, ipinagpatuloy ang katuruan mula kay Adam at ang katuruan mula sa mga aklat na ipinagkalobo sa kanya ng Allah. At itinuro sa mga tao ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang malapit na siyang mamatay, yumao, kanya namang ipinasa ang mga katurong ito sa kanyang anak na si Anush. Faqama bidawati qawmihi kama kana yaf'alu abu. At ipinagpatuloy ni Anush ang pagtuturo ng pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Thumma, allama waladahu qaynan. At si Anush, itinuro naman niya sa kanyang sumunod na henerasyon sa kanyang anak na si Kainan. At sumunod naman si Mahlayil, anak ni Kainan. At pagkatapos sumunod si Yarid na nagpatuloy sa katuruan ni Adam, katuruan ni Shayth, katuruan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. وحضرت الوفاء وفاته يريد فأحضر ولده إدريس. Nung malapit na pumanaw si Yarid na anak ni Mahlayil, ha? Nang malapit nang mamatay si Yarid, ipinasa niya, pinapunta niya ang kanyang anak na si Idris. Ang ama ni Idris ay si Yarid.
وكان صالحا عابدا زاهدا عالما ففهم من أبيه ما أراد. At si Idris na ating pag-uusapan ngayon, siya ay isang napakabuting tao. Siya ay nananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana aidan aliman. Siya ay may napakalaking karunungan patungkol sa mga katuruan ng relihiyong Islam. Mga katuruan na nagmula pa kay Adam alayhi salam at kay Shaykh, at mga katuruan na nagmula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kanyang nalaman kung ano ba yung hangad ng kanyang ama na si Yarid sa kanya, dahil siya ipinatawag. Pagkatapos ng mga kapatid, وَكَانَ إِدْرِيسِ يَقْرَوْ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ الصُّحُفِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى شَيْثٍ حَتَّى لَا يَنْسَهَا. Ito yung katangian ni Idris alayhi salam. Parati siyang nagbabasa. Binabasa niya yung mga aklat na ipagkaloob sa kanyang lolo na si Saif. Kanya itong binabasa araw-araw, paulit-ulit, para nang sa ganun, hindi niya ito makalimutan. ولذلك أكرمه الله بالنبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. At sa kalaunan, dahil sa kanyang pagbabasa, dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kabutihan, siya'y pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at naging propeta. Sunod kay Adam at sumunod kay Shaykh. Sumunod si Idris bilang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad kana siddiqan nabiyya wa kana minas sabirin. Katangian ni Idris alayhi salam, siya ay makatotohanan sa kanyang mga pananalita, makatotohanan sa kanyang mga gawain, at siya ay ginawang propeta, pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maging propeta. Wa anzalallahu alayhi 30 sahifa fa kana yad'u an-nasa ila wahdaniyatillahi fa amana mahu 1000 insan. Dahil doon, siya rin ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 30 aklat. At kanyang ipinahahayag o itinuturo sa mga tao ang tamang pagsamba at paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Propeta Idris alayhi salam, wulida bi Babil. Siya ay ipinanganak o isinilang sa lugar kung tawagin ay Babil. ولما تعلم العلم وكان في بداية أمره يعلم الناس تلك الصحف التي أنزلت على شيث عليه السلام فلما آتاه الله النبوة وأنزل عليه 30 صحيفة كان يدعو بها إلى وحدانية الله. Sa unang panahon, sa bago pa siya mapagkalooban ng mga aklat, kanyang itinuturo sa mga tao ang katuruan mula sa aklat na ipagkaloob sa kanyang ninuno na si Shaykh, o propeta na nauna sa kanya na si Shaykh. At nang siya'y mapagkalooban na ng 30 aklat, ay kanyang itong ipinagpatuloy at itinuro sa mga tao. Wa kharaja yatufu al-buldan liyad'u an-nasa jami'an ila tawhidillahi jalla jalalu. Siya'y umikot, linibot niya ang iba't ibang lugar, iba't ibang bansa sa kanyang kapanahunan upang ipalaganap ang katuruang iyon. وكان إدريس عالما فكان أول من كتب بالقلم وهو أول من خيط الثياب وحاكها وأول من تعلم مواقع النجوم وعلم الناس. Si Propeta Idris alayhi salam, dahil siya ay may natatanging at may malaking karunungan, siya yung tinagurian o naiulat na unang-unang gumamit, siya yung sumulat gamit ang lapis. Wa huwa awwalu man khayyata thiyab. Siya rin yung unang-unang nagturo at nagsagawa ng pananahi. At siya rin yung unang nagturo sa patungkol sa mga bituin. Wa 'allama an-nas kama ta'allama al-falak wal hisab. At siya rin yung unang nagturo tungkol sa matematika wal hisab. وكان إدريس يطوف الأرض ويدخل في البلاد كلها يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. Kaya nang sinabi natin, pinupuntahan niya ang iba't ibang lugar, siya ay nagpapalaganap ng katuruan mula sa aklat na naipagkaloob sa kanya. ما
Mga kapatid sa Islam, nabanggit rin dito, dahil sa kanyang karunungan, dahil sa pagmamahal sa kanya ng mga tao mula sa iba't ibang lugar na kanyang napuntahan, فَالْمَصْرِيُّ يُسَمُّونَهُ إِدْرِيسُ يُسَمُّونَ إِدْرِيسُ هُرْمُسُ الْحَرَامِسَةِ يَقُولُونَ إِنَّهُ وُلِدَ فِي عَاصِمَةِ مَصْرِ الْفِرْعَوْنِيَةِ. Dahil sa lubos na pagmamahal sa kanya ng mga Egyptian, Misriyun, ang pinangalan nila kay Propeta Idris alayhi salam ay Hormuzul Haramisa. At ganun din sa kanila, sabi nila si Idris daw, Propeta Idris ay pinanganak sa Mesir, sa Egypt. Wal Yahudu yusamuna Idris Akhnuk. At yung mga Hudyo, yung mga Yahud, ang tawag nila kay Propeta Idris ay Akhnuk. وَيَقُولُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَثِيرَ الْعِبَادَةِ. At ang sa kanila, sabi nila, si Propeta Idris daw ay isa sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay may napakalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din yung mga Ahlul Yunan. Ito na yung mga sinaunang sibilisasyon sa Greece. Yusamuna Idris, Oren al-Thalith. Ito yung pinangalan nila kay Idris dahil sa kanilang pagkilala sa karunungan ni Idris, pinangalanan nilang Oren al-Thalith. وَيَجْعَلُونَهُ حَكِيمًا مِنَ الْحُكَمَاءِ عِنْدَهُمْ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا مَحْبُوبًا مِنْ كُلِّ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ. At yun ang sabi o ayon sa mga Greco, Greece, mga tao sa Greece, sa na kabilang daw si Idris alayhi salam sa mga taong makata. At dahil dito, ito'y nagpapatunay lamang na sa kanilang lubos na pagmamahal, pagdakila kay Idris, Propeta Idris alayhi salam. At tayo bilang mga Muslim, nahnu nuhibbu Idris alayhi salam. Lianna Allah Ta'ala akhbarana annahu kana siddiqan nabiyya. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة في رحلة الإسراء والمعراج. Bilang mga Muslim, tayo'y iniibig natin, minamahal natin si Propeta Idris alayhi salam dahil binanggit ng Allah mismo sa Quran na si Propeta Idris siddiqan nabiya, makatotohanan sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa, at siya'y isang propeta. At nabanggit rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nakasalubong si Propeta Idris sa ika-apat na palapag ng langit. At gayon din ang mga malaika, kanilang nalulugudan o nagugustuhan, minamahal si Propeta Idris alaihi assalam. Wahuwa, si Propeta Idris rin, wahuwa awwalu man rasama qawaid insya'il mudun, falakad unshiyat fi zamanihi 180 Madina. Siya rin yung kauna-unahang gumuhit o di kaya'y magpatayo ng city, syudad. Sa kanyang kapanahunan, mayroong nabuong mga syudad. Ang bilang ng mga syudad na ito ay 188 mga syudad. Siya ang kauna-unahang nagpatayo o di kaya'y bumuo ng isang syudad at nabuo sa kanyang kapanahunan ang higit sa 188 mga syudad. Awha Allahu ila Idris bi annahu yurfa lahu kulla yawmin mithla jami'i a'mali bani Adam alladhina ya'ishuna fi zamanihi. Faja'a ila Idris alayhi salam khalilun minal malaika. Isang araw dumating kay Propeta Idris alayhi salam ang isang anghel, isang malaika. Faqala lahu Idris inna Allah awha ilayya bikadha wa kadha fa uridu an aisha tawilan hatta takthura a'mali. Ang sinabi ni Idris sa anghel na ito, sa isang malaika, na ipinaalam daw sa kanya, nagpadala ang Allah sa kanya ng wahi na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ilang bagay. Kaya't gusto raw ni Propeta Idris na mamuhay ng sa mahabang panahon para siya'y makagawa ng napakaraming mabubuting bagay. Fa'akadahul malak
وحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء شيكنوها أو بنتبت ng malaika kasama sa kanyang mga pakpak at sila ay pumunta sa langit. فلما كان في السماء الرابعة قابله ملك الموت وكان نازلا إلى الأرض. Nang sila'y papunta at nasa ikaapat na palapag ng langit, kanilang nakasalubong si Malakul Maut, ang malaika na naatasan o inatasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuha sa buhay ng mga tao. At si Malakul Maut ay papunta sa lupa, papunta sa baba. Fakallama hadha al-malak al-muqarrab ila Idris, Malakul Maut fi anna Idris, fakallama هذا الملك المقرب إلى إدريس ملك الموت في أن إدريس يريد أن يعيش أكثر من ذلك ليزداد عمله الصالح. Nang sila'y magkasalubong, sinabi ng malaika na yun na malapit kay Idris alayhi salam na gusto raw ni Propeta Idris na mamuhay ng mahaba upang makagawa ng napakaraming mabubuting bagay. Fakala lahu malakul maut, waayna Idris? Nagtanong si malakul maut sa isang malaika na yun. Sabi niya, nasaan pala si Idris alayhi salam? Faqala malakul maut, faqala al malak, ha huwa al an ala dhahri. Ang kanyang sagot, nandito si propeta Idris sa aking likuran. Faqala malakul maut, ya lil ajab. Laqad amarani Allah al an biqabd ruhi Idris fi as-sama' ar-rabi'ah. Faj'altu aqulu fi nafsi, kayfa aqbidu ruhahu al an fi as-sama' ar-rabi'ah wa huwa al an fi al-ard. Namangha si Malakul Maut, dahil siya inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kunin na ang buhay ni Propeta Idris sa ikaapat na palapag. At siya habang bumababa, nasabi niya sa kanyang sarili na paano ko kukunin ang buhay ni Propeta Idris alayhi salam sa ikaapat na palapag ng langit ngayon si Propeta Idris ay nasa lupa. Kaya't siya namangha. Nagulat nang malaman niya na si Propeta Idris alayhi salam ay kanyang nakasalubong sa ikaapat na palapag ng langit. Faqama malakul mauti wa qabida ruha Idris alayhi salam fi as-sama'i ar-rabi'ah fadhaka huwa qawluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. At ang nangyari mga kapatid, kinuha na ni Malakul Maut ang buhay, kaluluwa ni Propeta Idris sa ikaapat na palapag ng langit. At yun ay ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ. At aming sinabi ng Allah, aming itinaas ang kalagayan o antas ni Propeta Idris alayhi salam dahil doon mismo kinuha ang kanyang kaluluwa sa ikaapat na palapag ng langit. Mga kapatid sa Islam, ito po ay maikling kwento patungkol kay Idris alayhi salam at siguro ay may mga aral na ating natutunan mula rito at inshallah subhanahu wa ta'ala magpapatuloy ang ating mga kwento sa mga susunod na araw at kami po ay nagpapasalamat sa inyong masugid na panonood o pagsubaybay sa ating programa. Shukran li husni mushahadatikum wa istima'ikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhirul khatimul anbiya, Muhammad, Al-Mustafa.